Hello everyone! Gusto niyo bang matutunan kung paano magparami ng halaman gamit ang tubig o sa water propagation? Tara, samahan niyo ako sa video na ito dahil tuturuan ko kayo kung paano magparami ng halaman o magpaugat ng halaman gamit ang tubig o water propagation. Ito po yung example, mga ka-jungle, na na-propagate natin last week ang ating rubber tree plant. So, kinat ko po siya sa top cut ng ating rubber tree plant at tinanim ko po siya dito sa tubig. So, water propagation po ang tawag dito. So, kung nasa outdoor siya, pwede po siyang hindi papalitan ng tubig kasi umuulan naman. Pero pag nasa indoor, araw-araw po ang pagpapalit ng tubig para hindi siya magka-root rot. So, ito po, kung matitignan nyo, 1 week pa lang, pero meron na siyang ugat. Ayan, meron na po siyang ugat. So, hindi na po mahihirapan kayo magpatubo ng isang rubber tree plant kasi may ugat na. Kapag idadirect nyo po sa lupa na ito, mabilis na lang siya tumubo kasi meron siyang panibagong dahon. Itong dahon na ito, hindi siya malalanta kasi naka-water propagate po tayo. Hindi katulad ng direct to soil na nakapat agad, di ba? Medyo matagal siya tumubo pero pag naka-water propagation, nakakapag-ugat na siya. So, ito din po ang ating last 3 days ago, nag-propagate tayo ng ating spider plant. So, update ko na din po kayo sa ating spider plant. And ginamitan ko siya ng pine. Ginamitan ko po siya ng pine, mga ka-jungle. Actually, nakabuka siya. Tapos ngayon, nagsara na siya kasi nasa tubig siya. So, ginamitan ko siya instead na ilalagay ko lang yung spider plant. Dapat merong pine para ano lang, new discovery. O, diba? So, ayan, may mga ugat na din po siya, mga ka-jungle. So, ang water propagation process ay para mas mapabilis mapaugat ang isang halaman, mas mapapadami natin at mapa-stable ang roots. Pero meron lang tayong sinasabing disadvantage sa pag-water propagation. Isa dyan, di ba, maraming lamok, pinapagmumuguran ng lamok. Pero huwag tayong mag-alala niyan kasi meron naman tayong product, yung By Kitty Kitty. So you can check out my TikTok para mag-ano kayo. So pasensya nyo yan, yung boses ko medyo paos, di ba? Kasi nag-ano tayo, nag-outing tayo sa dagat. Anyway guys, ang gagamitin yung tubig, reminder lang, pag magpropropagate kayo o mag-water propagation, huwag yung mineral, huwag yung gripo, huwag yung chlorinated water. Pwede naman po siya, pero dapat i-stay muna siya para ma-evaporate yung something chlorine sa kanyang tubig. Pero, mas maganda kung galing sa puso or galing sa balloon, para fresh water lang po. So, I'm going to use scissor para i-cut natin na maganda ang ating. Ito kasi gusto kong paramihan ito. Ito, meron na siyang mother plant. So, kita ba sa camera? So, ito guys, kakat lang natin dito sa may bandang node. Yung green syngonium, it's very nice. Actually, may ugat na siya, di ba? May ugat na. So, actually, pwede na siyang i-direct to soil. Pero, kung gusto nyo parang mas maraming ugat, tapos stable, kasi pag makat siya, para ma-stress muna yung plants. Yan. So, lalagay lang natin yan dito sa water. Yan. Yan. Tapos, ihintayin nyo lang, like 1 week, magdami ng ugat, pwede na siyang itanim. So, very simple lang. Okay? Then, meron din ako kukunin na laman na gusto kong i-propagate at very nice na plants. And nandun siya. Wait. Okay guys, ito yung sinasabi natin na angel wings begonia or polka dots begonia. This is very beautiful plants. Nagmumulaklak po siya ng pink and white. Tapos, ano po siya? Not common. Yan. Diba? Ang ganda. So, pwede actually itong i-propagate through water propagation. Kaya naman, ilalagay natin sa water para magugat po siya tapos may tanim tayo na panibago. Kasi sa mother plant ako nag-cut. So, lagay nyo lang, simple-simple lang. Ayan. Lagay nyo lang sa water. It's very easy. So, meron na tayong 2 water propagation. Tapos, hihintayin lang natin after ilang weeks. At i-update ko kayo. Kasi, ayan, mapapares yan dito. Medyo matagal sa rubber tree. So, yun, it's very easy to propagate through water propagation. Parang mas, ano siya, kumbaga sa store, convenient. Di ba? At least, hindi na kayo maghuhukay pa, I mean, magpre-prepare ng soil,
para preparation pa lang kasi ito para mapatanim natin sa pot. Okay, that's it mga ka-jungle. It's very easy. Mabilisin lang video na ito. It's not a long form video and I hope na gustuhan nyo para may matutunan din kayo in water propagation mga ka-jungle. So mag-uugat po ito ha. Yan. Maraming salamat sa panonood. I hope may natutunan kayo and i-share mo din para marami din ang makapanood. And I'll see you next episode because more plant, less stress.